Mapalang araw sa lahat for today's video. Re-review po natin. Ito na po yung bagong-bago ng Honda, yung Winner X. Yan po mga guys. Kulay matte red po siya. Pero pag hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa akin mga videos. Tara mga guys, simulan natin ito review. So yung mga guys, i-review na natin ito, Winner X. Ang kulay po nito ay matte red. Yan mga guys, ABS na po siya. Yan, simulan natin sa gulong. Ang gulong po nito ay Shengshin tire. Yan. Tapos ang sukat naman po nito ay 90 by 80. 17 po ito mga guys. Yan, 17 po. Tapos ang laki po ng disc brake nito. Tapos ang ganda rin po ng design mga guys. Tapos ABS na po siya. Tapos ito po yung kanyang brake caliper. Yan, kulay ano po, bronze. Pati po yung kanyang front shock. Yan, kulay bronze po. Yan, ang ganda po. Ito po, glossy naman po mga guys. Tapos kita nyo naman yung spike ng gulong. Ang ganda po. Ang ganda po ng mga ganito, yung Shentar. Yan, maganda po yung design nila. Talagang mukhang makapit po. Tapos ito po yung kanyang fender. Yan, kulay matte red po. Tapos ang likod na gulong niya po ay 120 by 70. 17 din po mga guys. Tapos meron po siyang ano, chain cover po na flaring sa kulay black. Tapos ito mga guys, yung kanyang swing arm. Ganda po, ang kapal. Ang kapal ng swing arm ito mga guys. Tapos kagandaan ito mga guys, disc brake na rin ang likod. Yan, disc brake na rin po yung likod niya. Tapos ito mga guys, yung kanyang muffler. Yan. Ang heat guard po niya nasa taas. Yan, nasa taas po. Tapos yung ilalim, wala po siyang heat guard. Pero ito naman po yung ano, yung tapakan ng angkas. Yan, maganda rin po. Kulay silver po siya. Tapos ito po kulay gray po. Yan, matte gray. Tapos ito naman po yung kanyang taillight. Yan mga guys, ito lang yung taillight. LED po. Tapos ito yung kanyang signal light pagkabila. LED rin po. Tapos ito po yung reflector. Tapos may ilaw po siya rito para po sa plaka natin, kitang-kita sa gabi. Tapos ito po yung kanyang fender. Yan mga guys, ang laki ng fender po. Talagang hindi po titibalsigan ng putik o ng dumi yung likod po nung ano, nung ating passenger po. Tapos mga guys, ito yung kanyang gear pedal. Yan. Kulay ano po siya, matte black na may rubber po sa tapakan. Tapos ito po yung kanyang ano, para po sa driver, ito po yung tapakan niya. Tapos ang kanyang side stand po ay glossy na black, at yung kanyang center stand po ay glossy po na black. Tapos mga guys, ang ganda, meron siyang ano dito, nakalagay na Winner X. Yan, na emblem po, kulay gold po siya. Tapos ito po yung kanyang drop bar. Ayan, matte black po siya, na ano, putol po siya, putol. Tapos may decals po dito na Honda. Tapos mga guys, ito nga pala yung harapan niya. Ayan, LED na po ito. Ayan, LED na po mga ilaw nito mga guys. Tapos ito po yung kanyang signal light. Magkabila po. Ayan. Tapos meron ditong decals na Honda. Tapos ito po, meron po siyang visor na tinted na black. Tapos mga guys, ito yung kanyang manubela. Ayan, lambot po ng hand grip. Pati po yung clutch, yung lambot. Tapos ito po yung mga function. Yan, may high and low. May passing light po siya. Yan, passing light. Kusina. Signal light. Tapos ito po may ignition. Ito na po yung push start niya. Tapos ito po yung throttle mga guys. Lambot. Pati yung kanyang brake lever. Yan, lambot po. Tapos mga guys, ano po siya? Wala po siyang kickstart. Bale, electric ano lang siya. Electric start. Yan. Wala po siyang kickstart. Tapos mga guys, ito po yung kanyang brake pedal. Yan, kulay yung ano siya, matte black. Tapos mga guys, oh, kita nyo yung kanyang engine. Ito po. Ah, ang ganda po ng kanyang engine. Tapos may naka-impose po na Honda. Yan. Tapos may decals po dito na Honda na kulay gray. Tapos dito rin po, yan, nakalagay po dito ay Lutit po, DOH. Tapos sa kabila pong engine, ayan mga guys, Honda. Ayan, may naka-engrave din po na Honda. Tapos mga guys, ito po yung kanyang upuan. Mga guys, ang upuan lang ito, makikot lang po siya. Tapos
So, ang ginamit po na thread po ay kulay gold. Para terno po dito sa Winner X. Tapos tingnan natin yung loob. Bali mga guys, ano ito? Keyless na po ito. Tapos push button na po. Dito nyo po bubuksan yung upuan. Yan. Sana po natin. Okay, so ito yung loob. Wala po siyang loob action. Ito lang po ang ano nito. Wala po siyang loob action. Ano na po siya agad? Gas tank po. Tapos meron po siya rito, sabi ni sir, ano po daw to? Air filter. Yan. Yan mga guys, meron siyang air filter. Tapos ito po yung kanyang gas tank. Yan. Tapos ito po, may tools po siya rito. Yan, may tools po. Ito lang po yung lagay, maliit lang po talaga. Yan. Tapos yung kanyang upuan po, yan, kulay black po yung lalim. Yan. May hulma po rito, gawa po dito sa air filter niya po. Tapos mga guys, meron siya rito USB port. Yeah, mga guys, meron siyang USB port dito para sa mga malalayong dinadrive, hindi na po kayo malulobat, yan. Meron na po kayo USB port dito. Bibili na lang po kayo dito na ano, yung sa CP holder. Ang ano lang po kasi dito, wala po siyang pocket. Wala kang paglalagay ng anong cellphone o kaya mga coins po, wala po siyang pocket. So yun mga guys, ito na nga po ako, masasakyan mo itong Winner X. Tara mga guys, hindi nyo pag nakasakay na ako sa Winner X. So yun mga guys, nakasakay na ako dito sa Winner X. Yan. Mga guys, kung makapansin nyo kanina, mababa lang yung unit mga guys. Abot-abot natin to. Kahit po hindi masyadong katang-atan yung rider, ayos na ayos to mga guys. Tapos kita nyo naman to, flare siya. Yan, ang laki po. Pwede-pwede to sa mga matatangkad na rider po. Hindi po aabot yung panyo rito kasi ang ganda po ng flare siya rito. Ang ganda po ng pagkakagawa mga guys. Tapos syempre, pagka nag-drive po kayo, upright. Tapos mga guys, ang gauge panel po pala dito ay ano na po, digital gauge panel po. Hindi ko lang po nasabi kanina. Hindi lang po natin nairam yung ano niya po, yung remote niya po mga guys kasi hindi pa po siya active. Yan, digital na po yung kanyang gauge panel. Tapos ito po yung kanyang menu. Yan, kung i-adjust niyo po. Tapos mga guys, napansin ko rin, ang ganda ng mga bolts nito. Quality na po, hindi nakagaya dati po na parang ano lang, hindi screw type po. Iba na po siya. Yan. Tapos mga guys, syempre, mas maganda ito kung makikita nyo siya ng actual, yan. Yung inupuan ko rin po, napaka-comfortable ng upuan kahit maliit lang po siya, pero napakalapit po mga guys. Ito mga guys, matred po siya. Ito pong nireview natin ay matred. Dito po sa Duet Sam, available din po yung ano, ito pong kulay white nila, yan. Dito rin po, available din po. Tapos yung mga naghahanap ng matte black, yan, available din po ito mga guys dito. Siyempre, alam ko, ito na yung inaabangan nyo. Magkano ba ngayon itong Winner X ng Honda? Ayan, mga guys. Tara, tignan natin yung price. Mga guys, ito po Winner, yan. Winner X. Ito pong nireview po natin ay premium ABS. Yan po yung kanyang cash price. 127,000. Pag installment po, ito po yung kanyang down payment. Tapos pag 1 year or 12 months, 11,998 pesos po babayaran nyo. Tapos pag 2 months, ay 2 years or 24 months, 7,123 pesos. Tapos mga guys, pag po 36 months or 3 years, 5,498 pesos mga guys. Yan. Di ako naghanap po kayo ng Winner X yan. Meron na po dito sa may 2 exam. Dito po sa may Platero mga guys.
Tatlo lang po yung available nila rito eh. Ito pong matte red, yung matte black po, tapos ito po yung white. Kaya pasyalan nyo naman guys kung naghahanap po kayo para makita nyo. Kasi mas maganda po mga guys kung makikita nyo ng actual unit, mas ma-appreciate nyo po siya. So yun mga guys, hanggang dito na lang. Hindi pa kaya ka-subscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Salamat nga po pala dito sa Bindu Exam, dito po sa National Highway, Barangay Platero, Binyang Laguna. At na-review ko po yung mga kapatid. More sales to come, at kaya na lang yung sinasabi. Ingat po palagi, try safe for weeks and God bless po. Palike and share na rin po ng aking mga videos. Bye-bye!